gagawin ko lahat. Wag lang po, kasi masisira yung pamilya ko dyan. Don't worry, walang makakalabas dito. Pero wag mong subukan na magsalita laban sa akin. Alam mo na kung ano mangyari sa'yo. Si Buwit ba to? Eh, sino pa nga ba? Buwit! Kaya ako umalis dahil sa'yo. Ang dinday lang ba't ako nang balik. Gusto ko lang itong ibigay ng tayong dalawa lang. Buwit, hindi pa masyado yung mahal para sa akin. At iba naman ito, tatanggihan mo pa. Hanggat hindi mo siya tinatapat, hindi yung titigil ng kakaasa sa'yo. At di rin titigil na masasaktan siya ng dahil sa'yo. We don't have to be in a hurry, Mama. Basta meron akong pasasabuging bomba na ang mapupuruhan nito, si Jose de los Santos. Napaasa mo yung kapatid ko. Umaasa man siya, hindi ko na problema yun. Gumaganti ka sa akin? Bakit namang tagaganti yan? Pero kapag nagawa sa akin ang kasalanan. I just want to say something to you, Iha. Pag pumalpa ka pa uli at hindi mo na ipanalo ang debate na ito, kalimutan mo na na naging bahagi ka ng pamilya nito. Kanina kahit magkasama kayo ni Boyet, ang ate mo pa rin ang nakikita niya. Hindi mo matatanggal sa akin ang umasa kasi alam ko may karapatan din ako maging masaya. Boyet, hindi ko kaya ibalik sa'yo yung pagmamahal na binibigay mo sa paraan na gusto mo. Tumating sa buhay ko! Nang dahil sa'yo, sinaktan ko yung kaibigan ko! Miss, mahal kita. Hinihingi ko sa'yo na maging maligaya ka. Yun lang. Mahaya ang saktan ka nila. Sakit-sakit, Agnes. Sabihin mo sa akin, pag okay ka na, atayin kita. Ano ba ito sa kandidato mo? Good luck din sa'yo, Henry. Niña? Kung doktor, nagpa-abort po ang anak nyo doon. Dapat po, yung problema nyo sa pamilya nyo ang inuuna nyo kaysa ang problema ng probinsya. Hindi ho ba, Mang Jose? Niña, sandali! Ano ba? Teka, Niña, huwag mong takbuhan to. Clarice, nakita mo yung nangyari, di ba? Hindi na ako babalik doon. Hindi na ako babalik sa pamilya ko. Niña, kailangan mo itong harapin. Nangyari na ang nangyari at wala ka nang magagawa doon. Nakakahiya kasi. Sobrang pinahiya ko yung pamilya ko. Mga kababayan, hanggang dito na lamang po ang ating debate. Umalis na po ang panlaban ng Partido ng Masa si Inoong Jose de los Santos sa isang personal na kadahilanan. Sa mga nagsidalo, maraming salamat po sa inyong lahat at ganun din po sa ating mga kandidato. Thank you. Magkita na lamang po tayo sa nalalapit na eleksyon. Salamat po. At siya, kayo rin po ang mananalo sa eleksyon. Sana maliwanagan itong tao at kayo iboto. Eh, nilabas ko lang naman ang katotohanan. Sana po tayo nga manalo. Asa si Niña? Asa ang kapatid mo? Hinahanap na po ni Nanay. Tayo, uwi muna tayo. Magpahinan na muna kayo. Sabi ko na nga ba eh, magulo yung pamilyang yan. Paano naman magiging matinong leader yan si Mang Jose? Eko yung kanyang mga anak, mga pakawala. Yung isa, kabet. Yung isa naman, disgrasyada, abusyonista pa. Parehong kriminal. Tay, teka lang, sandali. Ano ba? Pwede ba tigilan niyo na po kami? Tigilan niyo na yung tatay ko, maawa naman po kayo. Bakit? Masakit bang marinig? Ang lakas-lakas kasi ng loob ng tatay mong tumakbo, eh sarili nga niyang pamilya, hindi maiayos. Hoy! Layunin na nga sila! Lakas yung magsalita! Bakit? Totoo naman ah! Aba, kala niyo kung sino kayo malilinis, ha? Wala kayong karapatan sa pagsabihin sila ng ganyan! Talaga? Lumayas na nga kayo! Hindi ka na nga, Agnes. Kala mo mga kung sino? Eh, ang bubulok naman ang buhay. Congratulations po, ma'am.
Akala niyo ako napabagsak niyo. Ngayon kayong kinakarma. You shame me in front of everyone. Now suffer from what I have suffered. Tanggapin niyo na kasi yung pagkatalo niyo, Mang Jose. Because I can smell my victory. And it really smells so good. Good job, Catherine. I did not expect na may iba ka pang alam tungkol kay Niña de los Santos. I told you I can handle it, Mr. Vasquez. Saan nga pala si Mama? Nauna na siyang umuwi. You have to go home, Catherine. She wants to talk to you. Tay, magpahinga na po muna kayo. Junjun, pumasok ka na muna sa loob. Ay, sinila. Hindi ko nakita. Pati si Clarice, tinakbuhan niya. Nay, anong nangyayari sa atin? Bakit tayo nagkakaganito? Paano natin hindi nalaman muli ang mga anak natin? Dahil itinago na sa atin. Pero magulang niya tayo, Nay. Ang magulang, nararamdaman ang dinaramdam ng kanilang mga anak kahit hindi po nagsasalita. Bakit ako, Nay? Bakit ako? Hindi ko man lang napansin na may problema pa lang si Niña. Dahil ano, Nay? Dahil nabala ko sa pangangampan niya? Huwag mo sisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan. Nay, nagpalaglag ang anak natin. Namatay ang apo ko. Kung nagawa ko lang kausapin siya, sana naliwanagan sana ang isip ni Niña. Anong klaseng ama ako? Naitama si Catherine. Paano kung paglilingkuran ng isang probinsya? Sarili kong pamilya. Hindi ko mapatakbo ng maayos. Paano, Nay? Pag-isip ng tama ng ganito. Tama si Nanay, Tay. Magpahinga na muna kayo. Aayusin po natin ang problema ni Niña. Lalaban pa rin tayo. Sana makapag-usap tayo, Agnes. Please text me kung okay si Niña. At sana okay pa rin tayong dalawa. Ate, may kukunin lang ako sa labas. Eh? Sir, nakagulo po sa debate. Manang, I don't care. Sir, kaibigan niyo po yun, si Niña. Niña? What happened? Sinabi po ni Ma'am Catherine sa lahat na buntis daw si Niña at nagpa-abort ito. Kalayan niyo yun? Aantayin ko siya dito. Gabing gabi na, Niña. Wala akong pakialam.
ako nang bahala dito. Sama talaga ng ugali mo. Ayup ka talaga. Did you enjoy the attention, Niña? Hindi ba yan ang angst mo? Ang mapansin ka ng mga tao, lalong-lalo niya yung pamilya mo? Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo! She was pregnant? Ano pang alam mo? Did she say who the father was? Damn it! Damn it! Can't believe this! Why are you so shocked, Randy? Didn't you know that girl is a whore? Lola, don't say that. At bakit? Hindi ba totoo? Ma'am, nagkagulo sa labas. Inayon ma'am Niña si ma'am Catherine. Alam mo, napakasama mo talaga, Catherine. Binaliktad mo ako. Hindi ka tumupad sa usapan natin. Sorry, Niña, but I don't remember na. Okay. Nag-uusap tayo eh. Ang sabi mo sa akin, wala kang ilalabas. Meron ba? Sa tingin mo ginawa mo? Come on, Niña. Ang pinag-usapan natin, bupurahin mo yung video ng vote buying ko. At ang sabi ko sa'yo, walang lalabas sa picture mo. May lumabas bang picture mo? Alam mo, dapat pala, nagpagawa ako ng kontrata para mas malinaw sa'yo. I'm so sorry that you are just too dumb to understand. Ang usapan natin, walang lalabas sa litrato mo. Pero hindi kasama sa usapan yung pagpapalaglag mo. Napakasama mo talaga. Napakasama mo talaga. Kapal lang mukha mo manira ng buhay ng ibang tao. Ikaw tong galing sa putikan! Oo, marumi akong babae. Pero nilinis ko ang sarili ko. Kaya ikaw, matuto ka na linisin yung sarili mong dumi at huwag mo ako'y damay! Tapo niyo yan, ha? Umalis ka dito! Sama na ugali mo! Hayop ka talaga! Umalis ka dito! Hayop ka! Oo! Itapo niyan! Itawan niyo ako! Niña! Niña! Saan ako? Catherine? Mama, let me handle this. Niña! Randy, don't you dare go near her. But she needs my help. Why? Because she's your friend? Tell me, Randy, why are you so concerned about her? Lola, it's just that... That she got pregnant and she mercilessly killed her baby. Last year lang nangyari ito, di ba? Barely a month after you left. You have the records, Catherine? Mama, tama ako, di ba? Please, can we not dwell on this? Nabuntis ka ba habang ikaw ay nasa pamamahay ko? Ang apo ko ba ang may kagagawa nito? Sagutin mo ako, Randy. Po, Lola. Well then, you better get lost, Ina. Down. It was just part of the debate. Part of the debate? How stupid of you to say that! Ito ba ang pinagmamalaki mo, Catherine? Is this your way of making me proud? Sana pinasabi ko na lang sa'yo kung ano yung tinutukoy mong bomba dahil ito lang palang gagawin mo!
Mama, I was just trying to make a point sa argument namin ni Mang Jose. Hindi ko naman po alam na... Pas! Stop it, Catherine! Kilala na kita! Huwag mo akong pasakayin sa kagagahan mo! Alam ko pinagplanuhan mo to eh. But what you didn't think of was that this stunt would affect us. Mama, hindi naman po tayo natalo dito eh. Oh, really? Hindi mo naisip na baka bumuwelta sa atin lahat ng akusasyon mo? Hindi mo naisip na baka masangkot itong si Randy? So you really think na naniniwala ako na wala kang kinalaman dito, Randy? Lola, I really have nothing to do with it. Magsabi ka ng totoo! Lola, I don't know. Wala kang aminin? I'm warning you, Randy. Kayang-kaya ko magtakwil ng kadugo kahit sino siya, kahit sarili kong apo. Now you tell me the truth bago ko gawin yan. Yes, it's all my fault. Well, I'm sorry. Just leave. Pumayag ka, Niña. June 28, 2011. Sa San Isidro, may nakilala po akong doktor. Nagpa-abort po ang anak niyo doon. Nambuntis ka ba sa pamamahay ko? Ang apo ko ba may kagagawa nito? Sagutin mo ako, Randy. Hindi po. Hindi po, Lola. Maging malakas ka, Niña. Kaya mo silang harapin sa kabila nito. Ginawa mo na yung mga sa tingin mong dapat mong gawin. But I'm telling you, ate. Labas ako sa mayiging resulta nito. Wala akong kinalaman sa mga ginawa mo. Wala naman akong dapat ipag-alala eh. Dahil nagsasabi lang ang totoo. You waited for the right moment, not just to tell the truth, but to ruin a family. Bakit hindi mo sinabi sa kanilang hindi ka talaga nagpa-abort? Diyos naman, para saan pa? Iisipin nilang may ginawa ka talagang kasalanan. Iris, hindi ko nga tinuloy ang pag-abort. Pero naisip ko pa rin yun. Agnes, nandito kasi gusto ko ipalam sa'yo na wala akong kinalaman sa ginawa ng kapatid ko. Hindi ko alam na may hawak siyang ganun eh. Sige na, Hendrik, malis ka na. Marami pa tayong dapat ayun. Kayo ang naglabas ng balita tungkol kay Mr. Jose de los Santos. Hindi naman siguro nagiging personalan ang labanan namin ni Mang Jose. Si Ginang Luisa de los Santos ang nagbunyag sa nakaraan ni Madam Catherine Villamayor. Hindi ho kaya kayo gumagantila? Hindi na pwedeng magpatalo tayo. Magiging matapang na tayo. Hindi pa tapos ang laban.